Good morning guys, nandito ako ngayon sa Cold Store. Ayan, nandito ako sa taas ng inaalagaan ko na unit. Kasi gumagawa kami dito na may sira kasi yung drip tree na heaters. Ayun, nandito ako ngayon sa taas ng evaporator. So nagpapalit kami ng heater ngayon dito guys. Medyo maingay din yung ano, binaklas namin yung evaporator. So ito na yung cold store. Oh, nakikita nyo guys. So ang capacity nito na inalagaan ko dito na cold store, naga minimum lang siya ng ano, nasa 500 to 800 tons ang capacity ng mga produkto dito. So medyo malaki yung cupboard ng cold store na inalagaan ko. So ngayon, nandito ako ngayon, pinapakita ko sa inyo. Kasi sobrang lamig. Ito yung ano, nandito ako sa taas. Ito yung pinaklas namin na yellow. Ayan. Nagkaroon ng ano kasi ito. Nagkaroon ng umaapaw yung tubig dito habang nagdi-defrost kasi sira yung heater. So inayos namin to at binaklas. Kaya ngayon pinapakita ko sa inyo yung routine ko rin na trabaho dito guys sa isang evaporator ng cold store ng industrial refrigeration. So ito ngayon nasa negative ang temperature dito, nasa negative heated. So medyo malamig na rin eh, parang nasa Amerika din ako at cold store. So yung kasama ko yun, no? Yan. Yan ang kasama ko na lagi na si Afnas Aroli. So nandito ako ngayon at gumagawa kami ng ano, another na trabaho, nag preventive maintenance kasi may breakdown kasi, nagpalit kami ng heaters. So ipapakita ko sa inyo mamaya yung nasira na heaters. Ayan. So ito na naman yung kasama ko nandyan. Ayan. Si Afnas Aroli, lagi kong kasama ko yan kasi siya yung laging tumutulong sa akin. At saka ano, medyo maano dito yung temperature, medyo malamig kasi nagmi-maintain to ng negative 18. So medyo malamig. At saka parang nasa Amerika din ako, parang naka-experience din ako na Amerika o Canada. Ayan. Ito yung inaano ko, ito yung cold store guys. Yan. So no, medyo malawak talaga ito at malaki kasi umaabot to siya ng maximum 800 tons. Ayan. Ito yung mga produkto namin guys. Ayan. Kasi ang kumpanya namin naging mostly exporting yung product namin, yung mga product from Europe, US, ayan, Asia, Australia, yun all, kasi ISO company to eh. So ayan guys, napaka ano, ito yung trabaho namin. Nagbabakbak din kami ng yellow dito kasi nag-overflow yun dito eh. Nag-overflow yun dito sa evaporator. Ito yung evaporator guys. Yan ang evaporator na pinapalitan namin ng heater na nasira. So ayan, naka ano kami, naka ilang ice bag kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naka 6 na ice bag kami na nalikom yung yelo. Makinig nyo guys, in just 2 days lang ata yan. Yan nakarami yung overflow ng tubig. Kasi bumara yung dito sa drain line. Ito yung drain line. Ayan. Bumara yung dito kasi pumutok yung heater. Kaya ganon. So yung ginawa namin, binaklas ko talaga. At manual yung ano, pinalitan ng bagong heater. Ayan, ma'am. Ito yung heater. Papakita ko, ito yung heater. Ayan. Yan ang heater. Ayan. Ito yung heater na pinapalitan namin. Kasi pumutok yun kasi nabasa ata at nagkaroon siya ng moisture. Kaya ganon. Hirap din minsan dito sa trabaho namin kasi malamig. Umakin mo, nagpumapasok ka na nagmi-maintain ng negative 18 below.
So nagme-maintain yung culture dito, negative 18 to minus 24. So, di ba, malamig? Parang nasa ano ka rin, sa Europe, sa Canada, yung ganun, yung banda doon. So, ngayon, mahirap din yung medyo trabaho namin dito kasi bilang isang maintenance, may maintainin mo yung ano, yung mga inaalagaan mo na mga units na kagaya ko. So, yun, sine-check up ko yan, pinipreventive ko yan. So, at least once a month, malinis mo naman lang, mag-check mo naman yung unit. Yun talaga ang pinaka-routine bilang isang maintenance. Kailangan mayroon kang routine na preventive maintenance para ma-maintain yung ano, yung inaalagaan mo na unit at saka ma-maximize yung ano, yung magkaroon ng mga breakdowns. Dahil mahirap kasi pag magkaroon ng breakdowns, lalo na dito, mga food products kasi ito eh. So kailangan ingat na ingat. So nakasalalay talaga sa amin dito guys, lalo na sa mga refrigeration na kagaya ko, nakasalalay yun sa amin, yung company, dahil kami ang humahawak sa huling finished product. So kami ang nagmi-maintain, inaalagaan namin yung mga produkto na ini-export locally man at saka international. So malaking pasasalamat din yun ng management sa amin kasi inalagaan namin yun. So kaya binigyan din kami ng magandang di ba? Alam niyo na yun guys. Pag mabait at maganda yung trabaho mo sa kumpanya, ang isusukli din ng management sa iyo ay maganda din. So kaya umabot ako ng ganitong ilang taon dito sa kumpanya na tinatrabahohan ko dahil maganda naman yung trato nila sa akin at sa mga kasamaan ko dito. So ayan guys, ngayon ako, papakita ko sa inyo yung the rest dito sa loob ng cold store. So papakilala ko muna yung kasama ko dito. Ayan, nagpapalakbak na lang siya dahil malamig. Ayan, ayan kasama ko si Apnas Aroli from Kerala, India. Kasamaan ko lagi po siyang tumutulong sa akin lalo na pag may mga ginagawa kami about sa refrigeration. So yan ang umaalalay sa akin. So ito yung si Apnas Aroli from Kerala, India. Yan, binata pa yan, so nagaano pa yan ng mamingil, ready to mingle pa rin yun siya. So yan guys, So, papakikita ko mamaya sa inyo yung area ng cold store at gaano kalaki siya. Kasi nagka-capacity doon ng 800 tons yung laman dito. So, yan guys, medyo malaki talaga yung inalagaan ko na cold store. Bali, itong evaporator lahat. Bali, apat na evaporators. At saka may dagdag pa kami ng tatlong evaporators. So nagiging pito yung evaporators lahat. So imagine nyo, medyo malaki talaga yung capacity ng cold store na inalagaan ni Jensen Boy. So yan guys, papakita ko sa inyo. Yan, ito na yung mga binaklas namin na yellow kanina. Yan, dahil naayos na namin. At saka ngayon, nakatakbo na yung evaporator. So yung temperature ngayon nasa negative 18 degree dahil ongoing seasonal kasi ngayon, laging 24 hours yung production dito, yung loading at saka unloading ng mga produkto kasi season na dito sa sa Middle East. Maraming mga orders ng mga karatig na mga bansa bilang yung dito sa Saudi Arabia, sa Middle East, pati na yung sa Africa, Europe, at saka Canada. Ayun, and the rest in the Asia. Eh, yung mga product dito din namin dito nakarating na rin sa Pilipinas. Marami ding mga produkto na galing din sa amin dito na nag-i-export din. So makikita nyo dyan sa Pilipinas yung mga produkto namin na sa naka-display ko yan sa Robinsons. Yan, sa Rustan, sa mall. Yan ah. Kasi nandun, makikita nyo yung produkto din ng aming kumpanya. So sa Southeast Asia, ganun din. Sa Japan, mayroon halos lahat ng mga
continent, nag-i-export yung mga kumpanya namin, guys. So, yan, guys. Maraming salamat talaga at lagi kayong sumusuporta sa aking channel at lagi kayong nag-a-update sa akin. Salamat talaga sa pag-connect nyo sa akin, guys. Sa pag-subscribe nyo. Thank you very much. Dahil ako'y natutuwa at nagagalak dahil patuloy kayong sumusuporta sa aking channel. So, sa mga hindi po naka-connect sa akin, please connect sa aking channel, Jensan Boy. Yan, Jensan Boy yun. Searchable naman yung ano po channel. Jensan Boy yun. Para i-hit nyo na lang yung bell para lagi kayong updated. Yun. Ikalimbang all nyo na lang, guys, lahat. Para lagi kayong updated sa akin at connected each other. So, yan. Happy New Year sa inyo lang lahat, guys. Yan. Happy New Year and advance Chinese New Year din and Happy Valentine's Day. Kasi ilang araw na lang Valentine's at saka unang-una pa Chinese New Year pa pala. Dahil after ng Chinese New Year sa February 12, so Valentine's na. So advance Happy Valentine's Day sa inyo, guys. Ayan. Sa mga wala pang mga partner dyan na mga walang ano. Ayan. Sana maano kayo, makakita kayo ng mga partner nyo sa mga loved ones nyo dyan. Happy Valentine sa inyo, guys. Ayan. So, update po tayo ulit sa mga ano. Nandito po ako ngayon sa cold store na inaalagaan ko. Ayan. Nandito ako sa loob. Yung temperature dito nasa minus 18. So, ayan, guys. Ayan. Ito yung ano. Ayan. Yun ang cold store. Nagkakapacity siya dito ng 800 tons. So, medyo malaki yung ano. So, nandito kami, gumagawa kami ng preventive maintenance. Pinakalkal namin yung yellow dito. Kasi nag-overflow kasi yung dito yung drip. So, inayos namin yung heater. Pinalitan namin yung defrost heater kasi pumutok. Dahil sa sobrang, siguro karoon siya ng moisture. Kaya yun ang ginawa ni namin ngayon. Kasama ko yung kaibigan ko na yan. Yung kasama ko yan from India. So, na nanginginig na yan sa lamig dito. Pati yun si Jensen Boy, nanginginig na rin sa lamig. Dahil umaabot kami dito na almost 3 hours para matapos na yung trabaho at paano. Kasi hindi pwede na hindi namin na-actionan kagad yung problema. Kailangan action kagad para maiwas yung aberya. Lalo na dito sa cold store. Mahirap kasi may maraming nagmumonitor dito eh. Kasi pag once na yung company nyo na ISO, kailangan may standard kayo na ibibigay yung mga temperature sa mga produkto nyo, guys. So, yan. Thank you talaga, guys, sa inyong pagsuporta sa akin. Lalo na sa mga laging sumasabay-bay sa akin. Yung mga bagong nag-subscribe sa akin, thank you talaga sa inyo. Shout out pala sa inyo, guys, yung mga team troopers. Ayan, team na Kigwahon. Ayan, sa mga team na kasali ko rin, sa team Rusa. Ayan, shout out sa inyo. Team na Timeless Legitimate. Ayan. Team Megas Team. Team Bro Premier. Ayan, guys. At yung kay Cowanders na team. Archie Imbado Team. So, and the rest, maraming mga team na nag-a-add din sa akin. So, thank you talaga sa inyo, guys, mga katropa natin na mga taga, ayun, mga GC. Shout out din sa atin na mga, ano, mga katropa dyan sa Pilipinas. Ayan, magandang araw sa inyo niya, sa inyo dyan na mga katropa natin sa Pilipinas, mga insan YouTuber, ayan. Magandang araw sa inyo. Lagi na sumusupport sa akin sa Middle East. Yan, magandang araw din sa inyo, guys. Particular in America. Yan, yung mga team Q-Cloud, nandiyan, halos na nasa America din. So, magandang araw sa inyo and advance Happy Valentine's na lang. So, ito, nandito ako ngayon sa cold store. Yan, gumagawa ng another vlog kasi may trabaho kami. Pinapakita ko sa inyo yung tinatrabaho kami na inayos ni Jensen Boy. So, ito, guys. Ayan. Magandang araw na lang sa inyo and advance Happy Valentine's sa lahat.
sumasabay-bay dito sa aking bagong upload. So, once again, happy and advance Valentine sa inyong lahat. Preventive maintenance niya ng industrial refrigeration. Samahan niya ako, guys.